Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Alam po ba ninyo na nakapasa na sa third reading ang divorce sa Kongreso? Maraming tumutol, pero mas marami ang pumabor. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, siguro ito ay madalas marinig ninyo kapag mayroong ikinakasal ang ating ebanghelyo ngayon. Yung turo ni Jesus tungkol sa pag-aasawa at diborsyo sa ating ebanghelyo ngayong araw, dapat nating maunawaan na noong panahon niya ay ito ay very patriarchal society. Ibig sabihin, parang laging may mas sinasabi ang kalalakihan. Many marriages were arranged, and the arrangements were made between the bride's father and the groom's father. Marriage was regarded first of all as legal arrangement between the groom and the bride's father. So laging may arrangement ng tatay ng babae at tatay ng lalaki nung panahon ng ating Panginoong Jesus when it comes to marriage. Once the couple were engaged, they might get to know one another under supervision and would marry after a year or so. The marriage ceremony involved the signing of the proper legal documents and the bringing of the bride into the groom's household or that of his father, no? Katulad ng mga, for example, yung pagkakasal kay Maria at Jose, no? Hindi naman ito, kumbaga, masasabi nating in-arrange yung marriage, pero medyo malapit-lapit doon. Kaya mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoong Jesus na medyo patriarchal society, talagang may mas sinasabi ang kalalakihan pagdating sa pagkakasal. Ano ba yung subukan nating pagnilayan ang ilang punto sa ating ebanghelyo? Sabi ng ating Panginoong Jesus, "What did Moses command you?" Anong sinabi ni Moses sa inyo pagdating sa pag-aasawa? Sa totoo lang, Moses gave no command about divorce. Rather, in Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4, that is the only passage in Torah that deals with divorce. The possibility of divorce is taken for granted. What is at issue there is the case of a man who divorces his wife and want to remarry her after she has been married. So yung sabi sa Ebanghelyo, nagbibigay ng certificate of divorce yung lalaki sa babae once na hiniwalayan ng lalaki yung babae. So yung divorce, hindi pwedeng mag-initiate yung babae. Lalaki lamang ang pwedeng magsabi na, "Oy, hiwalay na tayo." Sa anumang dahilan. According to Deuteronomy chapter 24 verse 4, the first husband is not allowed to take her again as his wife. Kapag naghiwalay sila, hindi basta-basta makukuha ng lalaki agad yung babaeng naging asawa niya. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magbalikan agad-agad. In the Torah and elsewhere in the Bible, and even in the case of Joseph and Mary, in Matthew chapter 1 verse 19, it is assumed that divorce is husband's prerogative. Parang pribilehiyo lamang ito ng mga kalalakihan. Tandaan ninyo, nung ang si Jose ay binalak niyang hiwalayan ng ating mahal na ina, dahil ang mahal na ina ay natagpo ang nagbubuntis o ng gadalang tao,
So ito ay karapatan, parang karapatan lamang ng mga kalalakihan ang pakikipag-divorce. Yung legal document or the purpose of certificate of divorce, this possession provided that woman with the legal proof that marriage had ended and made it possible for her to marry someone else. Kapag halimbawa yung babae, dinivorce siya ng kanyang asawa, meron siyang proof, meron siyang document na nagsasabi na yung kanilang pagsasama ay tapos na at pwede siyang makapag-asawa muli. In this case, the certificate of offer the woman a legal protection against the claims of her former husband and possibility of starting a new life. So, nakita natin na ito'y pribilehiyo lamang ng kalalakihan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoon, dahil sa katigasan ng inyong puso, your hardness of heart. Mga kapatid, the heart is the source of understanding and judgment, as well as the emotion. Hardness of heart involves closing off one's mind and emotions from the truth. In fact, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae, at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para magsama sila, at sila'y magiging isa. That is the original plan of God. Yun yung tunay na plano ng Diyos, na ang babae at ang lalaki ay magiging isa dahil sa kanilang pagsasama. This is to express the original plan of God for humankind before the fall. O bago magkasala ang tao, that is the intention of God. Maging isa ang lalaki at babae. At sabi ng ating Panginoong Hesus, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Hindi lamang lalaki ang pwede magsabing, ikaw nangalunya ka, nasabi niya sa asawa. It introduces the idea that a wife too can be a victim of husband adultery. In the patriarchal society, where the wife was regarded as the husband's property. Ang asawang babae during the time of Jesus is property ng husband. Adultery was primarily an offense against the husband. The expression of against her injects that certain note of equality between husband and wife. Hindi lamang lalaki, according to Jesus' teaching, ang may karapatang magsabing nangangalunya ang kanyang asawa. Ang asawang babae rin ay may karapatang magsabing ang kanyang asawa'y nangangalunya. Now, mga kapatid, what is the importance of marriage? Anong kahalagahan ito sa ating buhay? Sabi ko kanina, naipasa na ang divorce bill sa Kongreso. At dapat nating malaman kung anong kahalagahan ng pag-aasawa. Dito nag-aasisimula ang pamilya. What will happen sa mga anak kung ang mag-asawa ay maghihiwalay? Sino ang unang maapektuhan? Sino ang unang magsasakripisyo? Walang iba kundi ang mga anak. Yung panawagan ni Jesus hinggil sa kahalagahan ng pag-asawa sa Ebanghelyo natin ngayon ay panawagan pa rin hanggang ngayon para sa ating lahat, na pahalagahan ng pag-aasawa
na nilikha ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae, at sila'y magsasama, at sila'y magiging isa? Dapat nating malaman ang kahalagahan ng pag-aasawa. Hindi lamang ito tungkol sa inyo mag-asawa. Ito'y tungkol sa inyong mga anak, kinabukasan nila. Kung ano ang mangyayari sa kanila kapag kayo ay naghiwalay. Para bang ang daling sirain ng commitment, no? Pag sinabing ayoko na, wala na. Hindi lamang tungkol sa ating pagiging relihiyoso, pagiging Pilipino, na sinasabi natin that we are family-oriented. Maging practical tayo. Tingnan natin yung kahalagahan o magiging kinabukasan ng inyong mga anak. Ano ang magiging mangyayari sa kanila? Baka dumating yung panahon na sila rin ay mag-aasawa, wala silang makitang modelo hinggil sa pagpapamilya. Kasi yung pamilya nila mismo ay sira, wasak. Dahil lamang siguro'y sa hindi pagkakaunawaan o simpleng alitan. Kaya sa mga mag-asawa, pakiayos yung buhay natin. Hindi lamang ito tungkol sa inyo, kundi tungkol din sa inyong mga anak. Sa mga kalalakihan, huwag naman ninyong pagbuhatan ng kamay ang inyong mga asawa. Sa mga kababaihan, paglingkuran ninyong inyong asawa. Ganon din sa mga asawang lalaki. Alam nyo lagi kong sinasabi sa pag ako'y nagkakasal, mga tatay, hindi dahil kayo nagtrabaho, pagdating ninyo sa bahay, uupo na lamang kayo. Pakitulungan lang inyong mga may bahay para sabay kayo magpapahinga. Mga nanay, hindi dahil kayong asawang babae, kung meron kayong pagkakataon na tumulong sa inyong asawa na makapagtrabaho, bakit hindi? Ang usapin ngayon, kung paano papalaguin ang buhay, pagpapamilya, ang inyong mga anak. Lagi niyo silang isipin. Para habang sila'y lumalaki, meron silang gandang modelong nakikita sa inyo. At sila rin, kung mag-aasawa na, papalakiin nilang maayos ang kanilang mga anak. Alam ninyo, makikilala ninyo na maayos ang inyong pagpapalaki sa inyong mga anak kung ang pinipili nilang asawa ay mabuti, mabait. Kung yung pipiliin nilang asawa ay maayos, stable. Sapagkat yun ay nakita nila sa inyo, mga mag-asawa. Nakita nila kung gaano ang inyong sakripisyo. Therefore, pipili sila ng isang mapangasawa na maayos, mabait, at mabuti. Kaya sa ating pagdiriwang ng misa ngayon, dumalangin tayo sa Diyos na liwanagan niya ang ating mga puso at isipan. Liwanagan niya, palambutin niya yung ating mga puso para talagang makilala natin, makita natin ang kahalagahan ng pamilya, ng kahalagahan ng mabuting asawa.